October na, and I'm sure nag-iisip ka na rin ng kung ano ang magandang ihanda or ipangbenta this coming Christmas season. So today, I'm going to teach you this very special recipe na surely ma-feel ng iyong family, friends, and customer na binibigay mo sa kanilang iyong jolly love because this is my special Christmas meatloaf. Family can tell. Bigyan ng handaan ng sarap at sustansya. Give your jolly love. Give your jolly love. You surprise ang pamilya with your new dish ideas. So super dali lang nito. Basically, you will just combine all the ingredients together in a mixing bowl. But before that, mag-ready muna tayo ng loaf pan. Etong loaf pan ko, Diyos ko, hindi ko matansya. Can I borrow ruler? Tignan natin ang size ng ating loaf pan. So, our loaf pan is, in inches na lang, this is 8 by 4.5. Yung loob po ang sinukat ko, ha? Yung loob. Kasi kung itong kasama yung labas, it's 8 by 5. 8.5 by 5 kung kasama yung labas. Pero yung loob, sinukat ko. And then the height is 4 inches. So, nilagyan ko po yan ng parchment paper sa loob. No need to grease kasi magmamantika naman mamaya yung meatloaf mo so that you can easily remove it later. And kung halimbawang may part na medyo natusta, nasunog, mabilis mo pa din matatanggal yung meatloaf mo later on. So basically, makakagawa ka ng dalawang giant meatloaf with this recipe. Masyado pong marami. Apat lang po kami sa bahay. Pwede mo namang hatiin yung recipe by half. So first, mag-chachap ako ng aking favorite na jolly mushrooms na may dagdag sarap at sustansya. O, diba? Talaga mas magiging healthy ang iyong meatloaf pag nilagay mo itong jolly mushrooms. So, I'm going to open 2 cans. I love the easy open can. And tatanggalan ko lang ng liquid yan. This will also add a nice texture. Kaya chunks ang gagawin ko. Hindi ko siya pipinuhin. So let's just chop this. 2 cans. Ganyan lang. Coarsely, pwede ka din gumamit ng slice na jolly mushrooms. Pero nung dinidevelop ko kasi itong recipe, mas nataypan ko itong whole na i-coarsely chop kung ganyan. Diba? Para talagang pag hiniwa mo yung meatloaf, ay nako, very festive. Kitang-kita mo yung chunks dun sa loob. Pwede ka din nga maglagay na lang ng buo, o ba? Diba? Kasi mahihiwa mo din yan. So, I'll leave some na medyo buo-buo. Okay, ayan, ganyan lang. And then, ilalagay ko na yan dito sa aking mixing bowl. And let's put the rest of the ingredients. My God, hirap naman ito. Hindi ko alam kung malaki ba yung kamay ko or maliit yung gloves. Okay, so I'm going to put my meat. I have here ground pork. Pagsasamahin ko yung beef tsaka pork. I like the flavor of the beef and gusto ko naman yung fat content of the pork. So, tig 1 kilo yan. Pwede mo naman kalahate ang iyong recipe kung nadadamihan ka. Pero kasi itong meatloaf, pwede mong i-freezer. So, para ikaw ay hindi na ma-stress na pagluluto-luto hanggang bagong taon na, di ba? O hanggang yung pang medianoche mo, nasa loob na lang ng freezer. Jirit-jirit mo na lang. And then let's put the other ingredients. I have here my onions. And this is oyster sauce. 3 eggs. Brown sugar. Thyme for that lasang sosyal.
pwede ka din gumamit ng rosemary, black pepper, garlic powder or granulated garlic. If you don't enjoy using yung garlic powder or yung dried garlic, you can always put fresh. I-grate mo na lang. And this is salt. Curry powder. I'm sure, bakit nilalagyan ng curry powder yan? This will help remove any lansa na nandun sa pork or beef mo. Optional. And ano yung secret ng aking meatloaf? Ito po, natutunan ko sa mga Japanese. No? It really made the difference. Doon nung dinidevelop ko yung recipe, ibang-iba talaga. Kasi diba, there are some meatloaves na mapapansin mo, parang dry, parang natutuyot, parang naglalasog-lasog. I have learned that by using fresh breadcrumbs, mas magiging moist yung iyong meatloaf or kung anumang lulutuin mo. So for this meatloaf, I need around 3 cups of fresh breadcrumbs. So madali lang yan. O ito, I'll show you how to make it. Yung white bread mo, tasty bread, kung meron kang ensaymada na medyo pumalpak, hindi mo na lagyan ng, huwag mo na lagyan ng icing, i-food processor mo lang yan. Ayan, oh. Hanggang maging breadcrumbs. Diba? It's super duper bonga. Eto na yon. So, 3 cups ang ilalagay ko. Okay, so ayan, 3 cups of breadcrumbs and then I'm going to pour in 2 cups of fresh milk. Fresh talaga. Gusto natin yung freshness, di ba? Pa-fresh ka. Kaya dapat fresh din yung breadcrumbs na gagamitin mo. And then you just mix it with love. Okay? We mix it with love. The milk is not only there to moisten the breadcrumbs, but also the enzymes. Mas papalambutin niya yung meatloaf mo. Okay? So, just like that. Pagka thoroughly mixed na siya, pwede mo nang i-divide between your 2 pans. But what I'm going to do, ipapahinga ko muna siya ng mga 10 minutes para talagang mag-mellow together yung mga pampalasang nilagay natin. Okay? Okay na yan. Do not over-mix it kasi mapipiga mo yung moisture coming from the ground meats na nilagay mo, don't worry, yung breadcrumbs naman ang magiging binder mo dyan. Okay, so ipapahinga ko. Oh my gosh, the struggle is real. Ipapahinga mo yan. It needs to rest and gagawin ko yung sauce pang ibabaw. Okay, it's been 10 minutes and pinapahinga ko yung aking meatloaf, yung mixture, and gagawin ko yung pinaka-sauce, yung panglagay sa ibabaw. And ito na din yung masarap mong isauce kung gusto ng mga customers mo or ng clients mo na may additional pang pampalasa, okay? So, I have here tomato ketchup. Good tomato ketchup. Mustard. Just the plain mustard. You can also use Dijon mustard pero medyo mafeel mong maanghang-anghang. But no problem kung anong trip mong ilagay. This is just brown sugar for added sweetness. And paprika powder for that nice smoky flavor. You just mix it like this. Okay? And then, i-divide ko na between my 2 loaf pans yung aking meatloaf batter. Very simple. Ayan, lagay mo lang dyan. Well, of course, you can always use yung mga disposable na loaf pans if you like. Especially kung pambenta. Ito kasi is pampamilya. So gusto ko is ultimately bongga. I'll show you later kung paano mo
pabobonggahin yan sa Noche Buena, yung pag-pinost mo yung Noche Buena mo. Kalbog yung mga makakakita. No? Ay, paano niya nagawa yun? I'll show you later. Ayan, kailangan even. And then, using a small-angled spatula, i-press mo lang yan na ganyan. As simple as that. Uh-huh. And, hindi pa tapos yan. You get a wet towel. Kaya ka nag-iingay dyan. Kaya mo pinapalindol ang iyong mesa is to make sure na nako-compress siya para walang space doon sa loob. These are the little things that if you miss, pag hiniwa mo yung meatloaf mo, minsan nalalasog kasi nagkaroon ng space doon sa gitna. Okay? So wag mo mamimiss tong mga ganitong bagay at wag mo mamimiss ang maling tao. Charot. Especially this Christmas, di ba? Huwag mo lang mamiss yung mga maling tao. Di ba? Ganyan. Yung mga hindi dapat mamiss o nasobrahan na tumalsik na sa loob ko ang meatloaf. Next, okay? You get this, the sauce. Tigkalahati. Kalahati dyan. Kalahati dito. Then just spread it out like that. This will not only add flavor and color to your meatloaf, this sauce will also serve as protection para hindi basta-basta mag-dry yung meatloaf mo during the baking process. Kasi ibe-bake na natin to, meron akong nireading oven for around 350 degrees Fahrenheit na oven for around 1 hour to 1 hour and 20 minutes. Ganun katagal i-bake. And then ipahinga mo saglit, pahinga mo na mga 2 to 3 hours before slicing. Kaya kanina umaga may niluto na ako na isang meatloaf. So isasalang ko siya. Teka. Okay, so my oven is 170 degrees Celsius or pag Fahrenheit mga around 350, sinet ko siya for 1 hour and 20 minutes. Isasalang ko to dong bigat. Bongga. Halika, isalang natin dito. Ayan. Okay, salang natin. Ang bigat niya. Okay. Push! Okay, see you later. Okay, so as mentioned, meron akong ginawa kanina and ito yon. Nakikita mo ha? Angatin natin. Let's put it there. Pag mainit pa po kasi, hindi mo po basta-basta yan maaalis. Madudurog po yan. Talagang palalamigin mo siya ng mga... Ayan. Palalamigin mo po siya ng... mga 1 to 2 hours. And pwede mo din siyang i-ref. Actually, yung iba, kinakain po ng malamig yan. Yung parang pinapanlaman sa tinapa, yung mga terrines. Ganon, mga sosyal yun. Eh, tayo hindi naman kasosyalan, pero today, magpapasosyal tayo dahil I'll show you how to dress it. So, gumawa pa ako ng sauce dito. And tong sauce na ginawa ko, medyo maputla kasi nadamihan ko yung mustard. So, dadagdag ako pa ng ketchup. And to make it extra special, I'm going to put a splash of good maple syrup. A good maple syrup, malabnaw po talaga ang maple syrup. Yung pong malapot, pancake syrup po yun. And it's not pure. We want pure. Kaya ayan ang ilalagay natin. Maple syrup, lasang holiday, lasang Pasko. That's why I love adding it.
gosh. A little bit more. So eto, pwede mong lagyan yung ibabaw. Additional. For that added festive feel. And ito na yung sinasabi ko sa inyo na kung gusto mo magpabongga, i-dress natin. Para ang iyong Noche Buena table ay talbog sila. I have here alfalfa sprouts or you can also use microgreens. Ilagay mo lang sa paligid-ligid ng iyong silverware. Ganda nitong silverware ko. Nabili ko sa store ng aking dearest friend sa My Happy Home. Diba? Ang bongga. Okay. And parsley. Because we want it festive, diba? Aminin natin, we like doing things like this. Kapag Christmas, pag holidays, kasi diba, these are the things na bihira nating magawa sa karaniwang araw. Dahil magpapabongga ka pa bang ganyan? And then more Jolly Mushrooms. Jolly Mushrooms. Whole. And I have here maraschino cherries with stem. Ay, jolly din yung maraschino cherries. Oo, di ba? Bongacious. Yun, dapat competitive tayo pag, ano, di ba? Yung ilalagay mo sa table para pag pinost ng anak mo yung Noche Buena ninyo. Oh. Hindi naman po kamahalan to, sa totoo lang, ha? Kano parsley? Etong cherries na to, eh. Oh, i-display mo, tanggalin mo, gamitin mo din sa fruit salad, di ba? Mm. And then I have here dried cranberries. You can always use raisins. Prunes. Ano ba to? Dates ba to? Kung ano man yan. Apricots. You can put dried mangoes. O tapos, di ba, pagka na-picture mo, tanggalin mo na. Gamitin mo sa fruitcake mo. Don't feel bad. Gawain ko po yun. Charot. Poser eh, no? Makapag-post lang na magandang handa. Tapos tatanggalin. Oh, ayan, di ba? Isn't it super duper bongga? Oh, ayan ang iyo. Christmas meatloaf na ilalagay mo sa Noche Buena. Teka, mainit yung ilalim. Sa Noche Buena table mo. Ano pa ba makakapagpabongga dyan? O yung ibabaw, lagyan mo pa ng cranberries dyan. Di ba? Para talagang Paskong Pasko, raisins, ilagay mo. Kasi as a general rule po, yun pong mga pang-garnish natin, kailangan po ay edible, yung makakain din. O, example, this, di ba? Hindi ka pwede maglagay dyan ng Christmas ball. Pero syempre, wala namang pipigil sa'yo. Okay, let's taste our meatloaf. Christmas meatloaf. Ay, bongga. Looks so moist. Oh, diba? Pwede mo din naman maglagay ka ng konting ganyan dyan sa plate mo. Oh, para may katuturan yung mga pinag-garnish natin dyan. Diba? Eh, pero sa totoo lang po. Kahit po meatloaf, masarap may kanin. Tapos, additional sauce, only if you want, on the side. But, tikman muna natin yung pinaka-meatloaf. Diba? Pati kutsara ko, gold. It's so moist. It's so tender. And yung lasa niya, alam mo yung very neutral yung lasa. Walang na-overpower, walang nag-overpower na flavor. Now with the sauce,
More sauce. Super duper good. Lasang Pasko na. So what are you waiting for? Gumawa ka na nitong Christmas meatloaf and have a jolly Christmas. I'm going to see you all soon. Give your new dish ideas. Give your jolly love. Give your jolly love.